Hello guys, ayan, for today's video, pupunta tayo sa napakasarap na gutuhan ng Batangas. Ayan yung Kuya Oliver's gutuhan. So ayan, dumating kami guys dito alas 7 ng umaga, no? Siyempre kasama yung mga tropa. At ayan nga po, yung nadat na namin, medyo makulimlim pa, di ba? So actually guys, alas 7 na kami dumating, pero wala na kaming maupuan na talagang available, okay? So kung nakikita nyo guys, kaya pala talaga naging trending itong Kuya Oliver's gutuhan dahil sa way ng pagluluto nila, which is gamit lang yung kahoy. So yun nga, kahoy ang ginagamit, pero kung nakikita nyo guys, nakikita nyo kung gaano pahaba yung mga kahoy na yan. Ayan, at syempre yung nilulutuan nila parang kalahating katawan ng tao kasya, diba? So ganyan ang way nila ng pampalambot. So kung nakikita natin at naaktuhan natin yung during that time is naglalagay silang parang additional recado, diba? So tingnan mo naman yung takip, may takip na yun, diba? Pero bakit kailangan pang patungan ng ano, ng sangkalan, diba? So ayan, that's the way kung paano nila haluin. Oh my god, paghahalo pa lang, diba? Ang laman yan sa loob, napakalaking mga ano, karne. Kuya Oliver's gutuhan, di ba? So far, mga 10 minutes pa lang kaming waiting. Di ba? At nililinis pa yung VIP, table. Di ba? Daming pila dito, waiting lahat. Thank you so much, Kuya! Ay, follow ko? Ha? Oo, follow mo lang. Oo, diba? Andun yung, ang galing pala, oh. Andun yung pinaka, ano nila, may extension pa sila here. So, we're going now here at, oh my god! Open city, open sesame! Pa, mukhang ano siya, bagong extension. Going here. Pero mabakasyon ng mga bata. Ayan! Ay, naayos po niya ate. Talagang bagong bagong setup. Ayan, after 20 minutes nakaupo kami. Ayan, nakaupo na kami. Pahintayin natin 20 minutes bago dumating yung food. Relax sa atin The Oliver Story. Ano? Nag-enjoy ba kayo kakahintay dyan? Ha? Bakit po alam nyo? Bakit po alam nyo hanggang alas 9 lang? Lagi-lagi sa dito. Lagi-lagi doon siya. Dating-dati pa. Ayan na nga po guys, dahil naiinip na tayo sa kakahintay na doon, ang ginawa natin nung hinango na is ito, pumuntahan natin, pumunta tayo. So yan yung way nila pag nahango na guys, tatanggalin nila, diba, lalaki ng mga laman, nahanguin na nila yan, tapos isa-isahin na nilang ready yung mga plato, mangkok. So diba, kung makikita nyo guys, yung mangkok na yan, puno. Diba, tingnan mo pag naglagdagdag siya, napakadami. So sadya naman sa Kuya Oliver's talaga is nakikita nyo kung paano nila lulutuin, at the same time kung paano nila serve sa mga tao is kitang kita talaga. So kumbaga yung hygiene is very important. So ang pag-serve din nila at ang price nakadepende sa laki ng mangkok na ilalagay nila dyan. Kaya ito naman sinasabi ko sa inyo guys, hindi yung ito palalampas yung once na natikman ninyo. At hindi lang yun, hindi kayo papayag na wala kayong ma-take out pa uwi. Ay naku, subukan nyo lang talaga, Mang Oliver's Gutuhan sa Batangas po ito. Magdating nyo ng Batangas, kahit saan kayo magtatanong dyan, alam na alam po ito kasi nga pinipilahan ng napakaraming tao. And then, ayan pa, diba? After nyan, nilang matagkat, diba? Ayan yung sabaw. So, ngayon, ilalagay lang yan sa parang tray. May magkukuha dyan na tray. Tapos, ilalagyan lang ng sabaw. Diba? So, very nice. Ayan na nga po. Lalagyan lang yan nila ng sabaw. And then, ready to serve na yan.
O, oh, diba? Parang andyan na lahat ng Ricardo. So, kung additional condiments mo na rin dyan, bahala ka kung gusto mo ba ng toyo or whatsoever, patis, ganyan. O, oh, diba? Malapit na rin namin matitikman yan. Pero mukhang matagal pa kung nakatayo dyan bago nakarating yung order namin. Alam nyo kung bakit ang tagal-tagal dumating yung order namin? Ayan, kasi nga po, punong-puno na nga ng tao yung sa loob. Diba? Kung nakikita nyo, yung naniupuan niya namin na sa labas na... Tapos, ayan, habang hindi ka nakakain lahat, ang pila ganyan nakahaba. And then yun na nga guys, bumalik na ako sa upuan. Pinagtitripan na ako ng mga kasama ko kasi nga super gutom na talaga ako. The same time si ate, ayan si ate na nagsiserve sa amin at nabibigay ng lahat ng kailangan namin. Mabait po yan. So ayan, pasensya na kayo guys, hindi ko na na-videoan yung time na kumain kami. Kasi nga sa sobrang gutom ko na, diba? Hindi naman halata. Maraming salamat.